Oh! Oh! Oh, another big left! Katrabaho siya sa isang auto electrical shop. Oh! Oh! Big right hand! Oh, boy! Hi, I'm Donnie Ahasnietis, 4 Division World Champion. Please subscribe, Suntok Pilipinas. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Suntok Pilipinas. Siya nga pala, humihingi nga po pala ako ng suporta sa pamamagitan po ng pagpindot ng subscribe button sa baba. Salamat po. Sa nalalapit na laban ni Jeo Santisima, laban dito kay Joet Gonzales. Tara at ating balikan ang mga brutal na knockout na naipanalo ni Jeo Santisima. Noong December 14, 2019, nakaharap ni Jeo Santisima ang isang kapwa Pilipino na isang tubong abra na taga Malate, Metro Manila, Philippines. Ito ay si Rene Dakel. Ang bakbakang ito ay ginanap dito sa Bogo City Sports and Cultural Complex. Ito ay isang ala event na pinamagatang Bakbakan sa Bogo. Tila hindi na nga pinaporma ni Santisima itong si Dakel. Kahit pa na siya ay naging defensive sa buong gabi, eh hindi niya pa rin kinaya ang hagupit ni Santisima. Ang nooy 23 years old na si Santisima, eh winasak ang mga pangarap nitong si Rene Dakel na ginulpi niya ng first hanggang third round. At sa ika-apat na round, eh hindi na tinuloy ang laban para maiwasan pang lumala ang damage na maibibigay ni Santisima. Nang mga panahong ito, matapos niya mapabagsak si Rene Dakel, siya ay nooy number 5 contender para sa WBO Super Bantamweight Championship. Maalala natin na natalo si Jeo Santisima sa kanyang first professional fight, pero hindi ito naging hadlang para makamit ang pangarap ni Jeo Santisima na lumaban sa World Championship. At ang bakbakang Jeo Santisima versus Kei Chang Kim na ginanap noong November 25, 2017 dito sa Bohol Wisdom School Gym, Tagbilaran City. Tila wala ng intro-intro at pinataob na ni Jeo Santisima itong Indonesian fighter na si Kei Chang Kim. At tila napadaan nga lamang dito sa Tagbilaran City itong Indonesian fighter. Wagi si Jeo Santisima via knockout sa round number 1 pa lamang. Sa simula pa lang ng round 1, eh natumba na kagad itong Indonesian fighter na si Kei Chang Kim. At nakaramdam na nga dito si Jeo Santisima na tapusin na itong laban na ito. At tila hindi pinawisan ang ating Pinoy fighter na si Jeo Santisima. At isa na namang quickie fight para dito kay Jeo Santisima nang makalaban niya itong si Goodluck Mrema noong July 8, 2017 dito sa IEC Convention Center dito sa Barangay Mabolo, Cebu City. At sa opening bell pa lang eh wala nang patumpik-tumpik si Jeo Santisima na magbitaw ng kaliwat kanang suntok para pauwiin na itong Tanzanian fighter sa kanilang bansa. At tila hindi naging good luck ang salubong ni Jeo Santisima sa kanya at tinapos na ang laban sa loob lamang ng round 1. Kaya wagi si Jeo Santisima via TKO sa round number 1. Isa na namang mabilis na laban para kay Jeo Santisima. At ang unang laban ni Jeo Santisima matapos mabigo kay Emmanuel Navarrete noong February 22, 2020. At ito na nga ang kanyang pagbabalik para ibalik ang kanyang sarili sa Super Bantamweight Rankings. Ang bakbakang Jeo Santisima versus Marjon Pien Sinaves ay ginanap noong December 17, 2020 dito sa Sanman Gym, General Santos City. Isa na namang mabilis na laban para kay Jeo Santisima matapos niya mapabagsak ng dalawang beses si Marjon Pien Sinaves dito sa round number 2. At tila hindi na nga pinatagal ni Jeo Santisima ang bakbakang ito at tinapos din niya sa mismong round number 2. Wagi na naman si Jeo Santisima via knockout at tapabilib na naman ng Pinoy fighter ang mga Pinoy boxing fans. At medyo nalimutan na natin ang nangyari sa kanya sa bakbakan nila ni Emmanuel Navarrete. Ang Pilipinong nakalaban ni Jeo Santisima na si Marjon Pien Sinaves ay tubong Agusan del Norte at sa ngayon siya ay 25 years old. Natuloy pa rin ang kanyang pangarap sa kanyang boxing career. At ang pinakahuling laban ni Jeo Santisima na isa na namang mabilis ang laban, tinapos lamang ni Jeo Santisima si Alan Alberca sa loob lamang ng isang round. Ito'y ginanap noong July 16, 2021 dito sa Tabunok Sports Complex sa Talisay City. Natapos lamang ang bakbakan sa loob ng 1 minute and 41 seconds. Isang lumalagutok na left hook na tumama sa katawan ni Alan Alberca na talaga namang ininda niya at siya'y namimilipit. Sinubukan niya pa rin tumayo at lumaban ngunit hindi niya na talaga kinaya matapos siya mabigyan ng isa na namang left hook ni Jeo Santisima at doon na po natapos ang laban. Kaya Pilipinas, sabay-sabay nating abangan
ang laban nila ni Joet Gonzalez sa darating na linggo. Yan po ay March 5 dito sa Pilipinas at bigay natin ang 100% na suporta para kay Jeo Santisima. Salamat po.